Nakatungo at nakatakip ang mukha ng basketbolistang si Mark Cardona nang bitbitin ng mga pulis papunta ng Makati City Hall. Ipina-inquest si Cardona dahil sa umano'y pananaksak sa kanyang dating live-in partner alas 5:30 na madaling araw kahapon. Sa social media, idinitalya ng kanyang dating live-in partner ang insidente. There was no argument that happened. Mark went there trying to get back with me and I refused. I didn't even yell after getting stabbed because I didn't want to wake up my kids. All I did was try to calm him. He just showed up and attacked me with a knife and stabbed me. Buti na lamang daw, sa braso lang siya tinamaan. But it has done a lot of damage to my nerves, my muscles. I just got out of surgery. Tumangging magsalita si Cardona, maging ang kanyang mga kamag-anak. Sa halip, sa news team ibinunton ang kanilang galit. Pero hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot sa ganitong klaseng insidente si Mark Cardona. Taong 2016, inireklamo rin siya ng kanyang dating live-in partner ng dahil sa domestic violence. Ang ikinaso natin, attempted homicide and yung violations against women and their children. Dagdag ni Bianca, hindi rin totoo na dinala siya ni Mark sa ospital. Bagkus, nagtaksi lamang daw siya papunta doon. Jasmine Romero, ABS-CBN News.